Hey, magandang buhay! So ako si Sir Ben at narito ako upang ituro sa'yo paano nga ba mag-prove or i-prove yung mga properties ng parallel lines that is cut by a transversal. Ready ka na? Great! So recall lang natin ano yung parallel lines at saka ano yung transversal. So parallel lines. Parallel lines, these are coplanar lines that do not intersect. Okay? So ibig sabihin, they lie on the same plane. Two lines that lie on the same plane that will not intersect. Transversal naman, this is a line, array, or a segment that intersect two distinct lines at two distinct points. Okay? So, ito yung illustration yan. So, ayan siya, no? Yung orange line dyan, yung dalawang orange lines na yan, sila yung mga, tawag dito, parallel line sila. Okay? Tapos, yung blue, broken line, siya yung transversal natin. Okay? So, na-discuss ko na yung about sa transversal sa ano, last March 29. So, na-i-upload ko na yan. Actually, topic yan nung tayo ay grade 7. Okay? So, angles form when two lines are cut by a transversal. So, pwede nyong panoorin yan. Pwede ko, ilalagay ko na lang yung link sa description. Tapos, oh yeah, pwede ko na rin palitawin yung link dyan sa taas. Okay? Now, proceed tayo. So, based dun sa discussion ko dun sa video na yon, na-discuss ko na yung mga, ano, yung special pairs. No? So, ito yung corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles, same side interior angles, at saka yung same side exterior angles. So, dito, meron tayong mga postulates and theorems. So, unahin na natin yung postulate. So, yung postulate dito, yung parallel corresponding angles postulate. So, sinasabi lang dito is, tawag dito, if two parallel lines are cut by a transversal, then the corresponding angles are congruent. So, yan yung sinasabi ng parallel corresponding angles postulate. And galing ko yan sa librong ito. So, ito yung ginagamit kong libro nung high school ako. Okay? Now, yung mga corresponding angles, no, sa figure na pinakita, yan sila. Ayan. So, as you can see on this figure, angle 6 is corresponding to angle 2. Ibig sabihin, parehong sukat nila, no? Si angle 1 corresponding kay angle 5. Tapos, si angle 3 corresponding kay angle 7. Si angle 4 corresponding kay angle 8. Okay? Now, ito yung mga other theorems na i-discuss natin. So, parallel alternate interior angle theorem, parallel alternate exterior angle theorem, parallel interior angles same side theorem, saka yung parallel exterior angles same side theorem. Sa video na to, dalawa lang ang i-discuss ko. Yung dalawang theorems na hindi ko i-discuss, i-practice niyo siya. Okay? Kasi most likely naman halos magkamuka yung proving nila. Okay? So ang i-discuss ko sa video na to, itong dalawa. Ayan. Yung parallel alternate interior angle theorem at saka yung parallel interior angles same side theorem. So imbisahin natin yung first, yung parallel alternate interior angle theorem. So, given line A is parallel to line B, tapos we need to prove that angle 2 is congruent to angle 3. So, napakadali lang na to. So, start na natin ha. Yan. So, again, laging sinasabi, umpisa mo yan sa given statement. Okay? So, since may parallel lines na tayo, again, nasa isip natin dyan, tawag dito, corresponding angles are congruent, yung postulate kanina, tapos pwede na rin natin, since may intersecting lines dito, pwede nating lagi nating iniisip yung vertical angle theorem. Tapos may adjacent side, ay adjacent angles dito na wherein they form a straight line. So pwede mo ring isipin dito yung definition of linear pair, no? So yun yung mga theorems na or mga postulates na iniisip natin, mga definitions na kailangan nating isipin kapag ka nagpo-prove tayo ng properties ng parallel lines cut by a transversal, no? So next, pwede nating sabihin dito na si angle 1 ay congruent kay angle 2. Since may intersecting lines tayo dito, so makakabuo yan ng vertical angles. So in that case, yung reason dito, vertical angle theorem. Next, si angle 1 congruent kay angle 3. Ito, angle 1 congruent kay angle 3. Siyempre, ito yung parallel corresponding angle postulate. No? And then yung last, since both of these two angles are both congruent to angle 1, we can say that angle 2 is congruent to angle 3. So, yung reason doon, transitive property of congruence. Okay, so, madali lang yung first, yung una.
Pangalawa naman, madali lang din naman yung pangalawang kailangan na i-prove natin. So dito, sabi dito, yung line 1 sa kasi line 2, parallel sila. So kailangan natin i-prove na si angle 4. Measurement of angle 4 plus the measurement of angle 6 is equal to 180. No? So, tawag dito, kung mapapansin nyo, same side interior angles itong dalawang ito, 4 and 6. So, measure of angle 4 plus measure of angle 6 is equal to 180. No? So, start na natin. Again, unang-unang ilalagay mo dyan yung given statement. No? Next, we can see that the measurement of angle 3 plus the measurement of angle 4 is equal to 180. Bakit kaya? 4 and 3, they are adjacent angles, tapos they form a straight line. So, in that case, definition of linear pair, kagaya ng sinabi ko kanina. So, again, kapag nagpo-prove tayo ng mga properties ng parallel lines cut by a transversal, ang laging nasa isip natin dito, yung corresponding angles postulate, vertical angle theorem, at saka yung definition of linear pair. Okay? Next, pwede natin sabihin na si angle 6 ay congruent kay angle 7. Si angle 6, congruent kay angle 7, so, intersecting lines ito, so ibig sabihin nun, they are vertical angles. So, yung reason dito, vertical angle theorem. Tapos, we can also see that angle 3 is congruent to angle 7. Angle 3 is congruent to angle 7. So, syempre, corresponding angles sila. So, dito papasok yung postulate about corresponding angles. Next, pwede nating sabihin na si angle 3 ay congruent kay angle 6 using this two statements, yung third at saka fourth statements natin, angle 3 is congruent to angle 6. So, syempre, transitive property of congruence. Tapos, since we have congruent angles, we can also say that the measurement of angle 3 is equal to the measurement of angle 6. Syempre, definition of congruent angles. Then, lagyan na natin dito yung gusto natin ipakita that the measurement of angle 4 plus the measurement of angle 6 is equal to 180. Bakit kaya? Second statement natin, eto, compare mo siya dun sa last statement natin. Ang pinakaiba lang, measurement ng angle 3 at saka measurement ng angle 6. So, kung mapapansin nyo dito, pinalitan lang natin si angle 3 by angle 6 na sinusuportahan ng statement na to. So, pinalitan, substitute. So, yung reason nyo dito, substitution, property of equality. Okay? So, eto, again, yung proving hindi siya madali, pero madali siyang i-master through constant practice at saka a lot of exposure sa mga proving. Okay? So, practice, repetition is the key para talagang mahasa tayo sa proving. And with that, maraming salamat sa pagkikinig and magandang buhay!